Hey, what's up mga kakotets? Megan ko yun dyan. Welcome sa Quadernos, where learning is the name of our game. So, before we continue, we found out that maraming mga bagay, ang mga mas nanaig nung Spanish period na sa kasalukuyan ay na-experience pa rin natin. Diba? Ayan. So, sulat ko lang, Jose de la Cruz. Ayan. Para sa ating next agenda. Ayan. So, ayan, bago tayo bumalik dyan. Sino nga ba muna si Jose de la Cruz? Ayan. So, he was the foremost exponent of the comedia during his time. And siya yung kinilala as the tagapagsalin or tagapag-improve ng ating akdang Ibong Adarna na isang komedya rin na pinagbibidahan ni Don Juan. Ayan. Tapos, ayan, si Jose de la Cruz ay kikilalanin natin bilang isang Tagalog poet and playwright in the 18th and 19th century. And he was said to be the mentor of Francisco Balagtas, the author of Florante et Laura. Also, de la Cruz was popularly known by his nickname, Huseng Sisiu. So, during that time, nagkakaroon tayo ng pseudonyms or nicknames na tinatawag. Kasi, kapag na-identify ka na ikaw ang nagsulat na to at yung topic mo is against the Spaniards, malaki ang posibilidad na ikaw ay ipahuli at ipapatay. And, yun, dahil nga matalino at mauutak ang mga Pilipino, they are using pseudonyms. And, yung kay Jose de la Cruz ay Huseng Sisiu. Ayan. So, meron din si Jose Rizal, meron din siyang pseudonyms. And, also, Francisco Balagtas. Ayan. And, yun nga, siya si Huseng Sisiu. Tapos, nasabi rin dito na si Francisco Balagtas ay ang kanyang iniidolo or mentor. If you say mentor, siya yung nag-guide kung paano ba gawin itong bagay. Kasi Jose de la Cruz is so good at writing Tagalog poet. Ayan. Yun nga, siya nga yung inanuhan sa Ibong Adarna. And then, na-inspired si Francisco Balagtas. So, maybe, ayan, haka-haka lang to. This was a theory lang, ayan, na yung Florante at Laura is inspired din sa Ibong Adarna. Kaya pala mas nauna yung Ibong Adarna sa grade 7. And then grade 8, yung Florante at Laura. And then nung grade 9, yung No Limit ng Here, nabanggit din doon na ginamit niyo si Rizal ang Florante at Laura as his basis para sa pagsulat. Wow, may connection. And then nagkaroon ng El Filibusterismo. Wow. Oh, diba? May connection pala yon yung apat na yon. Well, let's move on. So, it is a poet of prodigious output and urban style. So, de la Cruz marks a turning point in that his elevated diction distinguishes his work from folk in idiom. As for instance, that of Gaspar Aquino de Belen. So, si de la Cruz take his inspiration to Gaspar Aquino de Belen as mula dun sa mga devotional poems ni Gaspar Aquino, yun, ginamit niya yun sa pagsulat ng mga tula ni de la Cruz. Ayan, so, ayan, ayan, ito naman yung kay ano naman, kay de la Cruz is more on, ano siya, folk idiom. Pag sabi na ng idiom, idiomatic expressions, merong mga symbolisms, may mga nakatagong kahulugan at mas malalim pa yung gusto niyang ipahiwatig. Ayan, so gumagamit sila ng, tawag doon, ng mga matatalinghagang mga salita upang matago yung deeper meaning. Ayan, so dahil nga yung mga Kastila is kayang utakan din ng mga Pilipino, yan, gumamit siya ng mga folk idioms. Na sila, yung mga native niya lang yung nakakaintindi and not the other Kastila. So, yet his appeal to the non-literate was universal. Ayan. So, oo, pinag-aaralan din ng Ibong Adarna sa ibang bansa, most especially if they are in Southeast Asian studies. Ayan. Oo, totoo yun. Kasi, ayan, may evidence yung friend ko na nandun na bago pinag-aaralan nga nila, napag-aaralan nila or nabanggit na mention yung Ibong Adarna doon. Ayan. And if you are
watching this video pero di mo pa alam yung buong kwento ng ibong Adarna, meron tayong playlist dito kung saan meron doon separate playlist ng binasa ko, meron din naman yung separate playlist na explain ko bawat saknong. So may question and answer din doon. So lahat na ng ibong Adarna nandoon. I'm all about sa ibong Adarna nandoon. So the popularity of the dramatic form of which he was a master was due to it being experienced as performance both by the lettered minority and the illiterate but genuinely appreciative majority. Ayan. Okay. So next, pagkatapos natin kay Jose de la Cruz, we have now Francisco Baltazar. Ayan. Popularly called Balagtas. Ayan. Siya yung nag-exist noong 1788 to 1862. Is the acknowledged master of traditional Tagalog poetry. So siya yung tinaguran ng ama ng panulaang Tagalog. Oo, yun. Panulaang Tagalog. Kasi traditional Tagalog poetry siya. Siya yung tinagurian. So, ito siya, si Francisco Balagtas. Also known as Francisco Baltazar. Yan. Yan. So, yung prinsipe ng mga manunulang Pilipino pala. Ayun. Tapos, yung kanyang nickname ay Kiko. Kilala siya sa bill. Tatawag na Kiko. Ayun. So, of peasant origins, he left his hometown in Bigaa, Bulacan for Manila with a strong determination to improve his lot through education. So, yan, Francisco Balagtas, si Kiko, ay maraming profesyon na inaral. Ayan, so, para siyang kagaya ni Sir Sal. Ayan. So, yan, taga Bigaa, Bulacan si Francisco Balagtas. And then, meron din siyang mga, si Maria Asuncion Rivera, ayan, unfortunately, hindi naging sila kasi inago siya ni Mariano Capule. And yun yung naging inspiration niya para isulat si Florante at Laura. In which si Mariano Capule, or si Nanong Capule, ay yun yung Adolfo sa ibong, sa Florante at Laura, yun. Tapos yung M-A-R niya, o si Celia, ay si Laura, at siya naman si Florante, yan. Nandun. Tapos yung pati yung pag yung mga ginamit niyang symbolisms like yung ginapos si Florante sa puno ng higuera, yun naman yung time na tinulong si Florante dahil nga napagbintangan siya ng maling paratang kasi nga mayaman si Nanong Capule. And noon, lahat ng mahihirap ay automatic na sila ang may kasalanan. Ganon. To support his studies, he worked as a domestic servant in Tondo. Ngayon, nanilbihan din siya sa Tondo, Tondo, Manila. So he steeped himself in classical studies in schools of prestige in the capital. Nag-aral nga siya, and great social and political changes in the world work together to make Balagtas' career as poet possible. Ayan. Ito parang parang pinasadahan lang natin yung buhay ni Francisco Balagtas, and meron din tayong video dyan about the life, works, education, and the history of Francisco Balagtas. Meron tayong isang lecture video regarding him. So we will end it here, and I hope you learned a lot. Yan. And thank you so much. So see you tomorrow.